An unexamined life is not worth living. Ano ba ang ibig sabihin ng famous statement na ito ni Socrates? Ano kaya ang connection nito sa kung paano niya tignan ang self? Pag-usapan natin yan in this EduVlog, Philosophical Perspective of Socrates About the Self. Welcome to my humble space. I am Haela F. Cueto, but you can call me Teacher Hey, your teacher buddy for this content series. If you are new to my channel, please subscribe and hit that notification bell para maging updated ka sa lahat ng videos na i-upload ko in the near future. So, ayan, going back to the ball game, diba? Syempre, before natin pag-usapan yung pinaka-gist ng perspective ni Socrates about the self, eh, sino nga ba muna si Socrates, diba? So, si Socrates ay isa sa mga pinakasikat na Greek philosopher. He was a scholar and a teacher na nag-influence sa napakaraming thinkers all throughout the generation. So, he was also considered as the father of Western philosophy, diba? So, kung hindi rin natin nalalaman, no, si Socrates ang teacher ni Plato, si Plato naman ang teacher ni Aristotle na nagturo kay Alexander the Great. So, if we will look back in history, diba, si Alexander the Great ay isa sa mga napakagaling na hari na talagang nag-establish ng pinakamalaking empire sa buong mundo na makikita noong ancient times. So, ang point lang naman dito, ganun yung naging impact ng teachings ni Socrates. Halos lahat kasi ng teachings ni Socrates ay all about how to live a good and virtuous life. Na syempre, connected yung philosophy niya na yun sa kung ano yung perspective niya about sa self. So before tayo mag-jive sa concept na yon ni Socrates, let us first know the body and soul. So according to Socrates, every man is dualistic. Ibig sabihin, every one of us is composed of two important aspects of personhood, which are the body and the soul. So ang body po ay imperfect and impermanent. Ibig sabihin, yung body po natin may flaws. Hindi tayo perpekto, di ba? And ang body rin daw ay impermanent. Kasi nga, meron tayong limit, di ba? Meron siyang, kaya nga merong death eh, di ba? Parang yun yung limitation ng body natin. Which means that our bodies are not eternal. Hindi tayo, walang forever sa body, ganon. Tapos, sa self naman, yun yung kabaligtaran syempre ng body. Yung soul. Yung soul naman, yun yung permanent and perfect. Kaya nga, according to Socrates, merong dichotomous realms, which are yung physical realm saka yung ideal realm. So, sa physical realm, dito natin makikita yung field na changeable, transient, and imperfect. Kaya masasabi natin na belong dito yung body natin. Kasi, ayun nga eh, nagbabago, hindi permanent, ganyan, hindi perfect, yan yon. Kaya belong sa physical realm yung body natin. At pati na rin yung physical world kung saan tayo nakatira. Pati na yung mga bagay na nakikita natin, naaamoy, nararamdaman, nakikita, ganyan. This all belongs to physical realm. On the other hand, ang ideal realm naman, ito yung field na unchanging, eternal, at perfect. Kasama dito, belong sa realm na to, yung mga intellectual essences of the universe, concepts such as truth, goodness, and beauty. And from the given definition din, masasabi rin natin na belong dito yung soul, which is the key concept to better understand Socrates' take on the self. Pero syempre, reminder lang ha, yung soul na binabanggit dito ni Socrates is not the soul
na associated sa Christianity or yung religious conception ng soul. No, it's a whole different story. Ah. Kasi kung babalikan natin po ang history, mas nauna po sila ang existence nila Socrates before ang rise ng Christianity. Kaya magkaiba po yung ibig sabihin ng soul according to Socrates and yung soul na alam po natin na associated sa Christianity. So, ano ba yung ibig sabihin ni Socrates about the soul? Actually, hindi naman talaga nabanggit ni Socrates yung pinaka-certain definition ng soul. But according to scholars, ang ibig sabihin daw siguro ni Socrates sa soul ay thinking and willing subject. So with that being said, we can assume that the soul is the intellectual and moral personality of the human person. Kaya nga for Socrates, the soul is the seat of knowledge and ignorance, of goodness and badness. That's why for Socrates, to think and will, which is basically the soul, is the essence of the human person. In other words, the soul is the person's true self. Ngayong nalaman na natin na ang soul or yung self ay ang essence of the human person at malaking role ang ginagampanan nito for our personality, sinasabi ni Socrates na kailangan nating alagaan yung soul natin. Pero bakit niya kaya yun nasabi? Why is it important for us to take care of our souls? So, kaya po importante na alagaan po natin ang ating mga souls because according to Socrates, we need to attain the good life. Kasi kung titignan po natin yung pinaka-ultimate goal ng mga philosophy ni Socrates, yun po talaga yun eh, yung it's to attain the good life. And for him, for us to be able to attain the good life, we need to become wise and virtuous. This explains yung sinabi ni Socrates that good life is attained through acquisition of knowledge, wisdom, and virtue. So, ibig sabihin, we really need to exert our effort, our time, and energy para maalagaan natin yung mga souls natin. At dito na natin maipapasok eh, yung famous statement ni Socrates na unexamined life is not worth living. This is true kasi if we did not examine our life, mahihirapan po tayo na i-lead yung life natin. Mahihirapan tayo na ma-attain yung sinasabi ni Socrates na good life. So let's have an example. Diba? Halimbawa, mahihirapan po tayo na malaman yung course na gusto natin if hindi po tayo nagbigay ng time, ng effort na kilalanin ano ba yung strengths ko, ano ba yung skills ko, ano ba yung abilities ko, di ba? Kaya nga maganda na talagang kinikilala natin, ine-examine, ina-assess natin yung mga sarili natin kasi if we know those things, madali na lang sa atin eh kung ano yung next step na gagawin natin. Pero kung hindi natin ine-examine yung mga buhay natin, 'di ba? Parang hala, ano na ba yung gagawin ko? Hala, saan na ba ako patungo, 'di ba? Kaya yun yung mahirap doon. At kaya nga ini-encourage tayo ni Socrates na i-examine natin yung buhay natin para it's worth living, 'di ba? Kasi kapag yun nga yung katulad ng sinabi ko, kapag kilala natin yung sarili natin, we know what to do next. We know where are we going, 'di ba? Kaya nga alam niyo ba yung context na pinagkuhanan ng statement na yun, yung famous statement ni Socrates na yun ay galing sa context na to know is to know oneself. Ibig sabihin, yung pag-alam ay yung pag-alam ng sarili natin. According na rin kay Socrates, kakambal na ng knowledge yung virtue. At yung virtue daw ay intrinsic. Ibig sabihin, ay present na sa kalooban natin. And according to him, that because of
our virtue, we are able to know and to discover the truth. And once a person discovers the truth, ayan, ano na siya, malalaman niya na, makakapag-isip na siya ng mga bagay ng ano ba yung dapat na gawin based doon sa truth na na-discover niya. So, yun yung sinasabi ng Socratic dictum na knowing what is right is doing what is right. So, yun lang naman ang perspective ni Socrates about the self. So, ayun, last words lang na ang application natin sa philosophical perspective na ito ni Socrates ay for us to better, you know, para makapag-lead tayo ng magandang buhay at para ma-achieve natin yung good life, we need to first examine ourselves. We need to better know ourselves, di ba? Kaya, ayan, kung hindi ka pa, di mo pa sure kung saan ba ako magaling, have a time. Please take time na kilalanin mo yung sarili mo, mag-me time ka, ganyan. Ay, dito pala ako magaling, di ba? Kaya hindi ako naniniwala na ano eh, may taong walang talent or walang skills kasi lahat tayo meron nun. Kasi lahat tayo ay unique, di ba? Kaya, ano dyan, siguro it will just take a time talaga para ma-discover niya yun. So, yun lang naman ang para sa video ko ngayon at I hope na marami kayong natutunan at napulot sa EduVlog na ito. So guys, kung di pa kayo nakapag-subscribe, please subscribe and hit that notification bell para ma-update ko kayo sa mga videos na bago kong i-upload. So guys, kung naghahanap kayo ng mga references kung saan ko pinagkukuha yung mga pinagsasabi ko, yung mga references ko ay nasa description box below at you can freely read those materials para mas maging knowledgeable pa kayo about sa perspective ni Socrates about the self. So, yun lang naman guys. Maraming salamat sa pag-stay niyo sa akin. Thank you for coming this far and goodbye!